sa kalagitnaan ng gabi. Bakasyon ni Sofia sa eskwela. Isinama siya ng ina sa probinsya upang mabisita ang tahanan nila roon. Mag-iisang taon na rin siyang hindi nakakauwi dahil naging abala sa pag-aaral, lalo na't college na siya. Ang ina lamang niya ang nakakauwi tuwing weekend para kamustahin at bantayan ang lola niya roon. Tuwang-tuwa ang lola Edita niya nang masilayan siyang muli. Ito mismo ang naghatid sa kanya sa kwarto niyang bagong linis pa lang. Gumaan ang pakiramdam niya nang makita ang maaliwalas na paligid, pati na ang makikintab na tabla at antigong kagamitan. Pinalinis ko ito para sa iyo, Apo. Hindi ka na matatakot matulog mag-isa rito dahil wala nang mga ipis. Malinis na ang buong kwarto mo. Tinanggal ko na rin yung ibang mga gamit kaya wala nang pamamahayan ang mga insekto rito. Salamat po, Lola. Na-miss ko rin talaga ang fresh environment dito sa atin. Tugon niya at agad umupo sa kama. Maiwan mo na kita rito, Apo. Magluluto lang kami ng mami mo para makakain na tayo. Sige po. Pagkaalis ng matanda ay naisipang sumilip ni Sofia sa bintana. Bumungad sa kanya ang mga batang naglalaro sa daan pati ang ilang mga street foods at paradahan ng tricycle sa bandang gilid. Namiss niya ang ganitong tanawin. Tahimik na kapaligiran at sariwang hangin. Di gaya sa Maynila na punong-puno ng mga sasakyan, gusali at pollution. Sofia, mamaya bago ka matulog, may ipapagawa ako sa iyo, Hane. Ano po yun, Lola? Tugon niya rito habang nasa kalagitnaan sila ng tanghalian. Mamaya, bago ka matulog, magdurog ka ng bawang tapos ihalo mo dun sa langis natin sa kusina. Pagkatapos budburan mo rin ng konting asin at paghalu-haluin mo lahat. Ilagay mo sa maliit na bote at itago mo sa ilalim ng kama mo. Bakit po, Lola? Para saan po? Pangontra yon sa akyat bahay na naligaw dito sa lugar natin. Marami na nga itong nabiktima. Karamihan ay mga kababaihang gaya mo. Kaya dapat doblehin natin ang pag-iingat. Pati ang ina ni Sofia na si Margie ay nagtaka. Bakit naman po kailangan pa ng bawang, asin at langis, Nay? Anong klaseng akyat bahay ba yung sinasabi mo? Hindi siya pangkaraniwang akyat bahay. Isa siyang taong lobo na gumagala rito sa gabi at umaakyat sa mga bahay. Oras na may magustuhan siyang babae, aakyatin niya ang mismong bubunga ng bahay o kwarto ng biktima at doon niya ito paglalaruan. Nagkatinginan ng mag-ina. Kailan pa po nagkaroon ng ganyan dito sa atin, Lola? Tagal ko na rito pero wala namang ganyan before. Hindi ko nga rin alam eh. Basta bigla na lang naligaw rito ang akyat bahay na yon. Gaya ng sabi ko kanina, marami na siyang naging biktima rito na kasing edad mo rin kaya dapat kang mag-ingat. Hindi biro ang mapaglaruan ng akyat bahay na taong lobong ito. Grabe naman po yan.
Baka naman bagong panakot lang yan ng mga tao dito. Alam niyo namang marami rin mga babaeng pasaway at maharot dito. Totoo ang sinasabi ko, Sofia. Hindi ito gaya ng mga kwentong panakot lamang ng mga matatanda. Dito, nasaksihan ko mismo ang pinagdaanan ng isang biktimang napaglaruan ng akyat bahay na ito. Kaya nakakasigurado akong totoo siya. Isa siyang halimaw na asong lobo, pero ang pinagkaiba, sa halip na lamang loob ay lakas mismo ng tao ang kinakain niya. Kaya nga siya tinatawag dito ng iba na psychic werewolf. Eh bakit naman po kailangan ni Sofia pa ang gumawa? Bakit hindi na lang kayo? Alam niyo namang hindi na sanay sa ganoong kwento itong si Sofia. Taong Maynila na ito ngayon ay depensa ng ina niya. Kailangan siya mismo ang gumawa para maging epektibo ang pangontra. Iyon lang kasi ang tanging panlaban sa kakaibang nilalang na namumugad ngayon sa ating bayan. Puro tango na lang ang ginawa ni Sofia hanggang sa matapos na ang usapan. Hindi pa rin siya kumbinsido sa kwentong ito. Kilala na kasi niya ang kanilang lugar na punong-puno ng mga pamahiin at kwentong matatanda. Sobrang namiss ni Sofia ang kanilang probinsya kaya pagsapit ng hapon ay naisipan niyang libutin ang buong bayan nila. Isa-isa niyang binisita ang mga kaibigan at mga lugar na madalas niyang tambayan noon. Pasado alas 7 na ng gabi na siya ay makauwi, dala ang mga grocery at snacks na pinamili niya para sa sarili. Nakaugalian na rin niyang mag-food trip sa loob ng kanyang kwarto bago matulog. Napakalaki kasi ng kanyang silid. May TV rin siya roon at maliit na frigidaire kaya talagang masarap mag-food trip. Dagdag pa ang pinaghalong black and pink aesthetic na idinikit niya kanina sa dingding para pagandahin muli ang itsura ng silid. Habang nakababad sa television, ay biglang pumasok ang Lola Edita niya. Apo, nagawa mo na ba yung pinapagawa ko kaninang umaga? Hindi agad nakasagot si Sofia. Nakalimutan niya ang tungkol sa pangontra na ipinapagawa sa kanya bilang panlaban sa akyat bahay. Nakasarado na nga ang mga pinto sa sala at kusina kaya nahihiya na siyang magsabi. Tumango na lamang siya at sinabing oo kahit ang totoo ay wala siyang nagagawa pa. Sige, mabuti yan. Mabisang pangontra yan sa akyat bahay lalo na't mga kasing edad mo lang ang binibiktima niya rito. Nakiyan na lang ni Sofia ang lola. Pagkalabas niya ay kinandado na niya ang pinto para wala nang makaistorbo sa kanya. Inabot siya ng hating gabi bago matapos sa panonood na may kasamang food trip. Dumiretso agad siya sa paghiga at hinayaang nakbukas ang bintana upang makapasok ang sariwang hangin. Napakalamig ngayon sa kanilang probinsya kaya napakasarap ding matulog na nalalanghap ang sariwang hangin. Nakapikit na ang mga mata niya pero gising pa rin ang kanyang diwa. Hanggang sa makarinig na lang siya ng malakas na kalabog sa bubong ng kwarto. Para bang may malaking bulas na nilalang ang tumalon doon. Napadila tuloy muli siya at pinakiramdaman ng paligid. Narinig niyang lumakad-lakad ang nilalang sa bubong. Tila naghahanap ng malulusutan para makapasok sa loob. Doon na siya napabangon at sumandal sa kama. Narinig niya kung paano kaluskusin ng nilalang ang bubong gamit ang isang bagay na nagbibigay ng pagkairita sa kanya. Nakaramdam siya ng pagkarindi habang naririnig ang kakaibang ingay na iyon. Sa kanyang pagbabantay sa paligid
ay bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkahilo. Sa bawat segundo ay pabigat ng pabigat ang ulo niya. Napilitan siyang humiga habang hinahagod-hagod ang kanyang ulo. Bahagyaring dumilim ang kanyang paningin at sumikip ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya'y masusukas siya at mawawala ng hininga. Unti-unti rin siyang nakaramdam ng panghihina. Nagtagal iyon ng mahigit kalahating oras bago unti-unting nagbalik ang kanyang lakas. Nang guminhawa na muli ang pakiramdam, ay naisipan niyang bumangon para sana sumilip sa bintana. Ngunit paglingon niya roon, isang malaking bulas na nilalang ang nakita niyang nakasilip at nakatitig sa kanya. Hating tao at hating lobo ang kaonyuan nito. Nagbabaga ang pulang mga mata habang nakalitaw pa ang matatalim na pangil. Sa takot ni Sofia ay napatalokbong siya ng kumot at umusal ng taimtim na dasal sa kanyang isipan. Doon lang niya napatunayang may katotohanan nga ang sinasabi ng Lola Edita niya. Nagsisituloy siya kung bakit hindi niya sinunod ang bilin nito kanina. Kinabukasan ay naisipan niyang magtanong sa Lola tungkol sa akyat bahay na sinasabi nito. Ano po ba ang alam ninyong tungkol sa akyat bahay na yon? Paano po ba malalaman kapag nasa ilalim ka na ng kapangyarihan niya? Ganito kasi yon, apo. May isa akong kakilala rito na nabiktima ng akyat bahay ang kanyang anak. Habang tumatagal ay patindi ng patindi ang takot at pagkabalisan ng babae. Hanggang sa unti-unti na siyang mawala sa sariling katinuan at kung ano-ano na ang nakikita bukod sa taong lobo. Sa huli, naging butot balat na lang ang katawan niya. Para bang naubusan siya ng laman at dugo. Hindi lang laman kundi pati lakas. Dahil nang isugod siya sa ospital ay may hininga pa naman daw. Pero hindi na nagagawang gumalaw o magsalita pa. Hindi na rin makadilat. Hanggang ngayon ay comatose pa rin ang babae. Hindi lang sa kanya nangyari yon. Pati sa iba pang mga kababaihan dito na kasing edad mo ay ganun din ang sinapit nila. Hanggang ngayon nasa ospital pa rin sila at comatose. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Sofia nang marinig ang pahayag ng Lola. Bigla siyang nakaramdam ng hindi mapaliwanag na kaba. Ibig po bang sabihin niyon? Walang kasiguraduhan kung mabubuhay. O makakaligtas pa ba sila? Balita ko, apo. Wala pa naman daw namamatay ngayon sa lahat ng mga biktima. Iyon nga lang ay comatose pa rin sila hanggang ngayon. Hindi pa nagigising. Buhay pa sila pero wala nang enerhiya sa katawan. Kaya doon namin napagtanto na naghihigop ng lakas at enerhiya ang nilalang na iyon. Grabe naman po, Lola. Pero di ba effective naman na panlaban ang pagdarasal? Oo naman na po. Ang pagdarasal ay isa pa rin sa pinakamabisang panlaban sa lahat ng masamang elemento. Kaya nga nakakasigurado akong hindi rin tumitigil sa pagdarasal ngayon ng kaanak ng mga biktima para maibalik muli ang dati nilang lakas at enerhiya. Mula noon ay lagi nang balisa si Sofia. Bawat segundo ay pinakikiramdaman niya ang sarili kung nanghihina o papayat ba siya. Malakas ang kutob niya. Nang akyat bahay na taong lobo nga ang naengkwentro niya noong nakaraang gabi. At hindi malayong sapitin din niya
ang dinaranas ng mga kalbaryo ng mga biktima ng nilalang na ito. Saan ba ito nagmula? At ano ang pakay nito sa kanilang lugar? Hindi na yon mahalaga para sa kanya. Ang mas pinagtutuunan niya ng pansin ay kung paano makakaligtas sa sumpa ng akyat bahay. Hanggang sa mga sumunod na mga araw, ay unti-unti na lang nakaramdam ng pananamlay si Sophia. Nawala na siya ng gana sa halos lahat ng bagay na ginagawa niya dati. Tumindi rin ang pagkabalisa niya. Pakiramdam niya ay laging may nakamasid sa kanya. At tuwing maiiwan siyang mag-isa ay lalo pang tumitindi ang kalagayan niya. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip niya na lalong nagbibigay ng stress at paranoia sa kanya. Hanggang sa bigla na lang siyang nakaramdam ng takot sa sarili niyang anino. Tuwing makikita niya ang kanyang anino, ay lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Pakiramdam niya ay ito mismo ang nilalang na nakamasid sa kanya. At handa siyang atakihin anumang oras na maiwan siyang mag-isa. Kaya naman tuwing maiiwan siyang mag-isa, ay halos mabaliw siya sa takot tuwing masisilayan ng sariling anino. Pati mga magulang niya ay nag-aalala na para sa kanya. Hindi na kasi normal ang ikinikilos ni Sophia. Bigla na lang siyang nagkaganito. Para bang sobrang bigat na dinadala niya sa dibdib para ma-stress siya ng ganon. Ang lola edita niya ang higit na kinakabahan dito. Nakikita na kasi nito sa dalaga ang mga ikinikilos noon ng mga naunang biktima ng akyat bahay. Diyos ko, sana hindi naman tama ang iniisip ko. Ginawa nila ang lahat para bumalik sa dati si Sophia. Dinala nila ito sa pinakamagaling na doktor pero wala pa rin nangyari. Sinubukan na rin nilang lumapit sa pari ngunit wala rin itong magawa. Humingi na rin sila ng tulong sa albularyo, mga paranormal expert, psychic expert, at kung ano-ano pang may eksperto ngunit bigo silang maibalik ang katinuan at dating lakas ni Sophia. Habang tumatagal, ay lalo pang lumalala ang kalagayan nito. Hanggang sa isang gabi, bigla na lang nagising si Sophia nang makaramdam ng kakaibang sakit sa buong katawan. Kahit nang hihina, ay pinilit niyang bumangon para humingi ng tulong. Nang madaanan niya ang sarili sa salamin, laking gulat niya nang makita ang biglang pagpayat ng buo niyang katawan. Halos lumitaw na ang mga buto at kalansay niya mula ulo hanggang paa. Nagsisigaw si Sophia nang masilayan ng sarili sa salamin na nagmistulang kalansay sa sobrang kapayatan. Dahil sa kanyang pagsigaw, ay labis-labis na enerhiya ang nawala sa kanyang katawan. Hanggang sa nagdilim na lang ang kanyang paningin at bumulagta na sa sahig. Pagtungo naman doon ng ina at lola niya, ay nagulat din sila nang makita ang naging itsura ni Sophia. Dinala nila itong muli sa ospital. Hanggang sa idineklara ng doktor na comatose na si Sophia at hindi pa nila masasabi kung kailan ito maaaring magkamalay. Gaya ng mga naunang biktima, ay nakaratay na rin ngayon si Sophia sa ospital. Buhay pa siya, pero wala nang lakas para gumising at gumalaw. At nang gabi rin iyon, makikita muling gumagala ang taong lubos sa naturang lugar. Umaakyat ito sa mga kabahayan para maghanap ng babaeng birhen
na nasa murang edad pa lamang. Isang buhay ang naamoy niya. Doon siya tumalon. At ang kanyang pagtalon ay narinig ng dalagang si Rose. Gising pa rin ito hanggang sa mga oras na ito. Nakatunga nga lamang ito habang nakasandal sa kama. May tampo ito sa mga bagulang dahil hindi pinagbigyan ang gusto na sumama sa sleepover ng mga barkada. Nabigla siya dahil sa malakas na kalabog na narinig niya sa bubong. Tila may malaking bulas na nilalang ang tumalon doon. May ilang minuto siyang nakiramdam sa paligid habang naririnig ang yabag ng mga paa sa itaas ng bubong. Hanggang sa makaramdam na lamang siya ng pagkahilo at pagsisikip ng hininga. Akyat Bahay, sa panulat ni Raven Black. Hanggang sa muli.